Hello mga kapamilya, I'm Zanjo Marudo and welcome to Kapamilya Confessions Quarantine Edition. Hindi pa rin natatapos ang pandemic pero gagawan at gagawan pa rin natin ang paraan para makapaghatid kami ng saya sa inyo mga kapamilya. Kaya naman iniimbitahan ko po kayo lahat sa ating mga kapamilya na panoorin ang newest romance drama film na Ikaw Lang Ang Mahal. Makakasama ko po dito si Kylie Versosa, Joel Torre, Lara Morena, Ronnie Lazaro at marami pang iba. Pwede nyo na pong mapanood sa Viva Max Original ang Ikaw Lang Mahal. Nag-start na po yan nung May 20 kaya stream na po. At dahil live na live tayo ngayon, send in your questions at shoutout at babasahin at sasagutin ko lahat yan. Pero bago yan, kasabak muna ako sa This or That Challenge. Game. Mag-gym o matulog? Matulog. Career or love life? Career. Dream house or dream car? Dream house. Out of town or out of the country? Vacation. Out of the country vacation. Color text. Text. Hiking or swimming? Hiking. Provincial life or city life? Provincial life. Walang ligo for 2 days or walang tulog for 2 days? Walang ligo for 2 days. Drama or comedy? Comedy. Alone time or jamming with the group? Alone time. Okay, meron tayong questions from netizens. Galing kay Alex Edwards. Base sa trailer ng Ikaw Lang Mahal, na-experience mo na rin ba in real life yung may sobra kang minahal pero sinayang mo yung chance? Siguro kung may sobra akong minahal, I don't think may chance ako nang sasayangin, di ba? Parang, kung mahal ko yung tao, siguro lahat ng pagkakataon gagawin ko para mapaligaya siya. Siguro, kung hindi mo siya masyadong mahal, yun, baka sinayang mo yung chance. Galing naman kay Trisha, 2022, anong relatable scene ng character mo na si Andre ang pinaka napasabi ka na parehas kami ni Andre sa sitwasyon na to? Siguro yung ano, yung nagpapadala lang siya sa ihip ng hangin. Yun. Kasi ganun ako eh, kung ano lang yung ibigay sa akin na mundo, yun lang yung tinatanggap ko. Galing naman kay I Am Mad Chris. Mukhang may parts na heavy drama itong movie nyo ni Kylie bilang isang aktor. Paano mo pinaghahandaan yung mga heavy drama? Paano mo na ilalabas yung mga emotion na kailangan sa scene? Until now, parang hindi pa rin ako ah. Parang hindi ko pa masasabi na anytime kaya kong gawin. Lahat ng eksena mahirap o madrama, kaya sisiyo na lang sa akin o kaya kong gawin. Hindi. Every time gagawa kami ng mga heavy scenes, lagi nakakaba pa rin. Kumbaga, kailangan mo pa rin mag-prepare and kailangan mo talagang pag-aralan yung character mo para mas natural siyang lumabas, mas maramdaman mo, para hindi ka na mahirapan. Pero I don't think alam na namin o ako, alam ko na kung paano gawin yung mga ganong klaseng set. Galing naman kay Official Isabel. Love at first sight ba yung nangyari kay Andre nung wala niya na makita si Lira? Hindi naman siguro love. Siguro parang nagkaroon siya ng interest talaga na nakita niya kasi for the longest time wala sa buhay ni Andre yung ano eh, wala sa buhay ni Andre yung love life. Mag-isa lang siya, naka-focus lang siya sa paggawa ng docu, di ba? Sa pag-film niya ng kung ano-ano. Kaya nung na-meet niya si Lira, parang medyo napa-double look o napa-second look siya dun sa babae. Ibig sabihin, interesado siya.
From Hello Jillian. From teleserye na Broken Marriage Vow, ngayon movie, may adjustment ba on your part? Like sa taping schedule or pag-shoot ng scenes? Anong pagkakaiba kapag movie and teleserye ang ginagawa? Matagal ko na po natapos yung The Broken Marriage Vow. Matagal na po siya natapos. Tapos kaya naman ako tumanggap ng pelikula siguro after mga 2 or 3 months after yung The Broken Marriage Vow. Tinanggap ko yung ginawa ko yung Ikaw Lang Mahal with Kylie. So medyo may time naman para magpagpag ng character ni David. Bago ko simulan yung character ni Andre. Kaya naman hindi naman ganun naging kahirap. So, ang pagkakaiba ng paggawa ng movie sa teleserye, well, sa teleserye kailangan mas malaki ang movements, mas malakas, kasi sa TV mo lang siya mapapanood. Unlike naman sa movie, pag sa cinema, di ba sobrang laki ng screen, kaya kailangan minimal lang yung movements kasi masyado malaki yung screen, masyado kang malaki doon. So, kung malikot ka masyado sa TV, baka mahilo yung audience. Pero sa mundo naman natin ngayon, wala nang sinihan masyado. Kaya sa phone na tayo lahat nanonood sa TV. Kaya medyo mahirap para sa amin kung anong atake ba ang kailangan natin gawin. Okay, kay I Am Easy naman galing. Just like sa movie, meron ka bang matatawag na the one that got away sa mga past relationships mo? Meron. Meron naman na kahit pa paano nang hihinayang ka na hindi nag-workout. Huwag mo nang tanongin kung sino. Galing naman kay at Priscilla LOML. Naniniwala ka ba na kapag mahal mo, ipaglalaban mo? Ipinaglalaban ba ni Andre si Lira? Spill naman. Hindi mo pa siguro napapanood Priscilla yung pelikula. Kaya siguro parang hindi umaakma yung question dun sa story ng pelikula namin. Kaya panoorin mo na para malaman mo kung anong takbo ng love story. Galing naman kay Madam Nena, gaya ni Andre sa napanood namin trailer, gawain din ba ni Sanjo Marudo ang mag-aya for coffee? Well, hindi. Malayo si parang mag-aya for coffee. Siguro yun. Kung nagkakilala sila unexpected, di ba? Na may nakabangga siyang tao tapos mag-isa lang siya sa isang lugar. Kunyari ako, mag-isa lang ako sa isang lugar na hindi ko alam or hindi ako taga doon. Tapos I think kaya kong gawin yon na magtanong sa tao o sa mga makikilala ko na pwede ba akong samahan, pwede bang samahan mag-coffee o magtanong-tanong kasi hindi ako familiar dito sa lugar na to. O, gagawin ko yan. Galing naman kay Ariana Version. Anong lesson yung gusto mong matutunan ng mga manonood nitong movie niyo na Ikaw Lang Ang Mahal? Siguro yung pinaka-lesson na pwede niyong makuha dito, siguro yung respect. Yung respeto. Respeto sa bawat tao, sa bawat kultura, sa bawat pananaw, bawat belief. Yun yung matutunan nyo sa film na to. Kailangan nyo irespeto ang mundo. Kailangan nyo irespeto ang bawat isa. Galing naman kay Team Priscilla, anong feeling na tuloy-tuloy ang pagdating ng projects for you? Blessed, di ba? Siguro kahit paano proud na siguro may tama akong ginagawa. Kaya siguro patuloy pa rin ang pagtitiwala at dating ng alam mo yun, ng trabaho sa akin. Patuloy ko naman din pagbubutihan kung ano man yung mga ibibigay sa akin trabaho, mga blessings na dumarating. Hindi ko naman sila babaliwalay nung sasayangin. Kaya naman, yun, thankful ako. Salamat. Salamat sa EBS. Sa lahat ng opportunities na binibigay. Last question. Galing kay Cez Valdez. Sa lahat po ng mga pinagdadaanan mo bilang isang artista, ano yung biggest lesson and disappointment mo, Zanjo?
Share naman, please. Sa lahat ng mga tindad, bilang artista. Biggest lesson siguro, yun nga, yung kailangan mong maintindihan, kailangan mong ipasok sa utak mo na hindi ito permanente. Ang pagiging, kilala o tinatangkilik, hindi ito, may katapusan din to. So, kailangan mo nagiging sa utak mo na hindi ito pang habang buhay, kaya kung hanggang saan ka man abutin, kailangan, di ba, make the most out of it lagi. Kumbaga, gawin mong worth it lahat ng pagod, lahat ng puyat, lahat ng challenges na dumarating sa'yo, kailangan maging worth it. At huwag kang, na wala kang pagsisisihan pagdating ng araw, kasi minsan lang darating yung mga ganong klaseng opportunities. Kaya, hindi lang sa pag-artista, sa lahat ng aspeto sa buhay. At yun, yung balance. Kailangan mo i-balance. Kailangan balance eh. Kung may career kang maganda, kailangan siguraduhin mo na meron ka ding magandang personal na buhay na hindi parte ng kung ano man career yung ginagawa mo, di ba? Para balance siya. Hindi ka naiipit sa isang mundo, sa isang lugar. Yun. At yun na po. Doon na po tayo nagtatapos. Kaya naman, iniimbitahan ko po ulit kayo lahat. Ikaw lang ang mahal. Available na po siya sa Viva Max at ang The Broken Marriage Vow. Palabas pa rin po siya. Kaya naman sana, patuloy pa rin po ang suporta nyo dahil palapit na po ng palapit ang exciting part. Yes, thank you sa lahat ng mga sumusuporta sa show at sa lahat ng mga nakapanood ng Ikaw Lang. Maraming salamat po. Keep safe always, mga kapamilya. Bye.